Hi guys! It's me again, Celine De Leon, and welcome back to my channel. Tired eyes wait on you. Can't please me. Our today's video, tuturuan ko kayo kung paano magkulot ng buhok or maging wavy yung buhok nyo using pamplantsa ng buhok. Pero ang gagamitin natin ngayon is yung payat lang, ganyan lang siya kapayat. Para madali siyang ma-curl. Kasi usually, pag ang kinamit niya is yung mataba, yung malapad yung pinaka-plansya niya dito. Pang straight lang kasi talaga siya. Pagka ginamit mo siya pang kulot, is pangit, magkakaroon ng kanto yung pinaka-kulot ng buhok niyo. So, at least kasi ito, payat siya, so madali hindi siya magkakaroon ng kanto and maganda yung pagka-curl niya. And let's start. Syempre, una, buksan nyo muna yung anyong plancha. Ayan, naka-on na siya. Milaw na siya. Itong plancha na to is actually bigay lang sa akin to. Ayan. Baby, so hindi ko alam kung okay siya. Pero medyo matagal na siya sa akin. Tagal-tagal ko na siyang ginagamit. And ang kagandahan nito, kaya siya pwede rin ipang kulot. Hindi magbubuhol-buhol yung kanyang wire kasi nga, naiikot siya. Yun. Kasi yung iba, pag ginamit mo pang kulot at hindi siya naiikot, kasi actually nagkaroon ako ng ganung plancha. Ginamit ko siya pang kulot and hindi siya naiikot yung ganito. So, ang nangyari, pumutok. As in, kumislap siya, tapos kasi nagbuhol-buhol yung ganito niya. Siyempre, ikaw ba naman, di ba? Ikut-ikutin ka, hindi ka ba naman masaktan at bumigay. Charot! So, yun nga, tigilan na natin itong kalokohan na to. So, yun nga, na-open ko na yung plancha. Medyo mainit na siya. So, dapat maglagay kayo ng gloves since ako naman sanay naman akong masaktan. Sanay naman akong mapaso. So, okay lang sa akin na wala na akong plancha. Tsaka, sa inyo naman yun. Pero, syempre, safety na din na kailangan mag-gloves kayo. Especially kung hindi pa naman kayo sanay. So, una, since makapal kasi yung buhok ko, mapapansin, makapal talaga siya. Hatiin muna natin siya. Hatiin nyo muna siya. Kung meron kayong in pang sipip, pang buhok, pwede naman. Since wala ko noon, tinalian ko siya. Ayan. Next is, dito, hahati-hatiin nyo siya. Una sa gitna. Ewan ko kung makikita nyo, pero ayan. Gitna. Tapos, tsaka nyo hatiin ulit sa gitna. So, para lang siya numipis. Ayan. First, oh my God, medyo mainit na siya in fairness, ha? Para lang straight dito sa dulo. And, oh my God, habi nagpapawisan na gito. Tsaka mag-cut. Ayan. Dahan-dahan na yung konti. Huwag kayong matakot, hindi naman masusunog yung buhok niya. Pero syempre, di ba? Alalay lang din. So, yan. Kita nyo siya. Kulot na siya. Yan. So, no, dito naman. Dito naman. Since nasa loob naman itong wave na to, so, kahit anong way niya, may pa ganito. Wait lang, ayusin natin ito. Okay lang siya kahit anong way, kasi nasa loob naman siya. At saka, ang ginagawa lang natin kulot ngayon is wavy lang. Ba't ayaw mong makisama? Isama ka naman. So, sumunod naman is dito sa kabilang side. Ayan, ilipat ko lang siya. Ayan, kaya na rin yung gagawin natin. Love it.
Guys, buwis na ako. Sorry. Actually, kaliligo ko lang. And, ala na ilang kayo na hindi maghalo yung, syempre, yung pinulutan nyo sa straight pa. Since, sabi ko sa inyo makapal yung buhok ko, hahatiin ko pa ulit sa gitna ito. Hahatiin ko ulit siya sa gitna. Pero since hindi ko alam ang gitna ng buhok ko, ito naman kasi nakikita. Ang hirap mag-isa, guys. Charot. Talian ulit natin tong side na to. Kung pansin nyo, lahat ng kinulot ko, inilipat ko sa kabilang to para hindi mahalo dito. So, ayan. Pero, since nahati ko na siya sa gitna, medyo mahirap. Kuha lang kayo yung hindi ganun kakapal. Yung kaya ng plancha, hiyaan mo na nga siya muna mahalo. Mo lang sa likod para hindi siya mahalo and then kuha ka ulit. Mas maganda siya pag mas manipis para mas damang-dama niya yung init. Yung init ng plancha. Is kailangan kasi siya palabas. Diba sabi ko dito naman kahit anong way, pero dito kasi kailangan nasa lungat ng mukha nyo. Ayan. Naliwa siya dapat, ha? So, inipat na natin siya dito sa... Ayan, guys! Ang ganda ninyo. Aww. Naman tayo sa kabilang side. Wait lang, lahat ng kulot na buhok nyo, ibat nyo naman sa kapila para hindi sila magawang cute nyo. I really, really love it! Okay. Kuha ka ulit ng konti lang, medyo nipis lang. Kaya lang nung flat. Kailangan kapal pa to. Maganda siguro kung pare-pareho yung way ng pagkulot niya. Pero kasi sa akin gusto ko baby, medyo magulo. Pero at least, diba? Ganun na ako din yun. Using this plancha. Ang plancha hindi lang pang straight. Pang kulot din. Pero depende sa anong plancha na gagamitin nyo. Kasi tuto ko sa inyo, ang pangit naman kung ang pamplantsa yung gagamitin nyo is yung may kanto, yung makapal yung pinaka-iron niya. Kasi pang straight lang talaga yun. Ito lang yung ulit ko unahan. Oops. Okay, ito lang kita. Tapos, ayan. Kinang!
halls dito. So, unahan is kailangan pa ganun. Okay? Sa lungat. And then, guys, huwag yung kalimutang i-off. Okay, ayan. Malalaman yung off siya pag wala na siyang ilaw. And ang kagandahan kasi dito, hindi siya habang buhay na nakanganga. Habang buhay. My God, ang init! So, pwede niya siyang ilock. Ayan. And then, since, ayan, kulot na siya. Teka lang, ginulo ko kasi siya. Ayan, ayan. Kulot na siya. Medyo i-anahan niya lang siya ng... Medyo galang-balagay niya lang siya na ganyan. Like that, okay, so isa na lang. And so yun guys, at dito na natapos yung ating video. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na to. So yun guys, please comment down below kung anong mas bagay sa akin na buhok, kung kulot ba, kung wavy-wavy like this, or yung straight na tulad nung before ako magkulot. Please, asahan ko yung comment niyo sa baba. And don't forget to like, share this video, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga new uploads ko. So, yun lang guys. I love you guys.